Hello and welcome muli dito sa video series natin na complete setup plan of 3-bedroom residential building. So, nung nakaraan, pinag-usapan natin yung tungkol doon sa viewport at viewport scale. Ngayon, itong model na to ay magbibigay sa atin ng maraming option kung ano yung magiging workflow natin. So, kung pwedeng maglagay na tayo ng window schedule natin, yung door schedule natin, or kung pwede rin na lagyan natin siya ng title, kagaya ito. Or po pwede rin na i-export natin itong ginawa nating floor plan papunta doon sa SketchUp para maumpisahan na natin yung 3D modeling. Actually, may feature ito si AutoCAD na roof. Meron siyang feature din na stairs. Pero hindi na natin gagawin yun dito sa AutoCAD. Gagawin na natin lahat yun doon sa SketchUp para mas ma-detail natin. Gusto nating ilagay na detail at in preparation na rin para doon sa photorealistic rendering. Okay, so para ma-export ito, ang gagawin natin ay i-3D rotate muna natin siya. So marami tayong paraan para ma-3D rotate ito. Kung pwedeng gamitin natin tong scroll button habang nakapindot tayo sa shift. Ano, pindutin natin yung shift and then scroll button. So makikita natin, i-diin lang natin yung scroll button tapos i-drag natin. So makikita natin, rotate yan. And then i-release natin. Tapos makikita natin mag-generate yung 3D object natin. So ulitin natin i-3D rotate, pindutin natin yung shift, pindutin natin yung gitna ng scroll button and then i-drag natin. So makikita natin makaka-create tayo ng 3D model mula dun sa ginawa nating floor plan. So dito sa pagkakataong ito, kailangan natin i-check kung tama yung pagkakamodel natin, kung tama yung height ng ating mga windows, yung ating mga columns, yung height ng ating walls. So pwede natin i-check yung height ng ating walls, select natin yung wall natin, then control plus 1. So yung height natin, yung base height natin is 2,600. Actually, dapat 2,700 to kasi yung magiging elevation, yung total elevation ng ating building from floor to roof beam ay 3 meter. Ano yun yung design nito, building na to. So isunod natin, select lang natin yung isa and then select similar natin para ma-select lahat yung wall. Then i-adjust na natin to 2,700. Hindi na tayo mag-adjust mamaya doon sa SketchUp. And then ito rin, column natin, right click. And then select similar. Tapos change natin to 2,700. Okay. So bakit naging 2,700? Kasi in-expect natin na yung beam natin, yung depth ng beam natin is 3,000. Okay, so rotate pa natin para ma-check natin kung okay na yung model natin. So kung okay na yung model natin, kailangan natin i-export ito as AutoCAD version, ano, hindi siya AutoCAD architecture, para yung wall natin ma-recognize ng SketchUp na siya ay 3D object. So para magawa yon, punta lang tayo dun sa button na to and then makikita natin yung export and then AutoCAD. Siyempre pipiliin natin yung version na kayang i-read ng AutoCAD natin. So dito, AutoCAD 2011 yung gamit natin. Gagamitin ko AutoCAD ay yung AutoCAD 2010. So i-click ko lang yung AutoCAD 2010. And then dalhin natin doon sa folder kung saan natin sisave yung ating model. So ito ay lagyan natin na 4D. 4D. Yan. Then save natin. Okay, so ang mangyayari dyan, makaka-create siya ng bagong file na 4D. Ano, ito yan. Ito yung na-create niya bagong file. So makikita ninyo na yung thumbnail niya naka-3D na rin. Tapos, ang gagawin natin ay i-open natin yung SketchUp natin. And then, ito usually yung lumalabas. Ano. Ang pipiliin natin dito ay yung template natin. Kailangan pumili muna tayo ng template natin. Dahil millimeter yung gamit natin, kung pwede naman na gamitin natin ay meter. Ano? So, ang piliin natin ay simple meter. Automatic naman yan na i-transform ng ating software yung ating units from meter to millimeter. Or from millimeter to meter. So, select lang natin yung template natin. Then, antayin natin mag-load. So, kailangan natin pumili ng template para alam din nung SketchUp na i-convert yung unit natin from millimeter doon sa AutoCAD papunta sa SketchUp
na magiging bitter na siya. Okay, remind me later na lang yan. Ignore. Ito natin, delete na natin to kasi magiging sagabal yan kapag nag-rendering tayo. And then punta tayo dun sa file. And then import naman tayo. Kung kanina nag-export tayo, import tayo ngayon. And then punta tayo dun sa ating folder. And then ito yung ating file. So click lang natin yan nung minsan and then make sure na i-check natin yung option natin. So, yung ating unit na gagamitin is model unit na lang. And then, para ma-recognize niya na siya ay naka-millimeter and malaman nung SketchUp na yung pinanggalingan niya ay naka-millimeter. So, bahala na si SketchUp na mag-convert from millimeter to meter. Then, press natin yung OK. You know? Make sure na naka-check itong mga to. And then, press natin yung OK. Saka natin pindutin yung import. Then, close. Yeah, so makikita natin ito na yung model natin from AutoCAD. So bakit ganito yung naging procedure natin? Kasi ang kagandahan nito yung layer natin ay nakaayos na. Kaya lang yung tawag na natin dun sa layer instead na layer kapag gumagamit ka ng AutoCAD ay ng SketchUp 2020 pataas. Ang tawag na dun sa layer ay tags. So yun yung dahilan bakit maganda na i-export natin yung AutoCAD file natin from AutoCAD pupunta dito sa SketchUp kasi ia-adapt niya yung layer natin. So, kagandahan kasi kapag nakaayos yung layer natin doon sa AutoCAD pagdating dito sa SketchUp, ang tawag ay tag. So, pwede natin i-control yung layer natin. Halimbawa, itong door natin, may gusto tayong gawin and medyo sagabal siya, pwede nating i-turn off yung door natin. So, mawawala yung door natin. But, pag kailangan na natin siya, pwede nating i-turn on ulit. So, nagkakaroon tayo ng mas maraming control dun sa ating model. And ganoon din, halimbawa yung window natin. Yung window natin is yung layer niyan ay A-glass. I-check lang natin yan. So, makikita natin mawawala yung A-glass. Ganoon din, yung wall natin. I-check natin yan, mawawala yung wall. Okay, so pwede rin sabay-sabay ninyo siyang i-check and then i-check. So, yun yung isang kagandahan bakit ginagawa ko muna sa AutoCAD. Papunta dun sa SketchUp, hindi yung from scratch dito natin ginagawa sa SketchUp yung 3D model natin. And pangalawa, yung modeling natin ng wall ay mas mabilis. Ano? Kasi automatic siyang nag-generate from AutoCAD papunta sa SketchUp. Tapos yung mga windows din natin, automatic din yan na mag-generate. So usually, ang pinapalitan lang natin dito ay yung door. Yung door kasi na galing sa AutoCAD, wala siyang feature na mayroon siyang lock set, tapos medyo realistic dapat yung panel natin para pag ni-render natin ay mukha talaga siyang pinituran on-site. So, kung makikita naman natin yung door natin, hindi siya realistic kasi plain lang siya, flat lang. So, kung pwede tayo mag-download ng mga component doon sa 3D warehouse para mailagay natin dito sa ating SketchUp. Okay, so kagaya din dun sa AutoCAD, bago tayo mag-start ng modeling dito sa SketchUp, kailangan muna natin pag-aralan yung mga basic control nito. Pero gagawin na natin yan doon sa separate video. So ngayon, isa-summarize ko lang yung advantage bakit ganito yung magiging workflow natin. Bakit hindi na lang natin i-3D model doon sa ating AutoCAD kasi may capacity rin naman si AutoCAD na i-3D model yung ating mga ginagawang plans doon sa AutoCAD. Usually kasi ang AutoCAD is medyo mabigat yung kanyang requirements. Once na gumawa tayo ng 3D doon, kailangan medyo high power din yung ating computer. Yung ganitong model kapag doon natin ginawa sa AutoCAD, medyo laggy na siya. Unlike dito sa SketchUp. Si SketchUp kasi medyo magaan siya. So makikita naman ninyo, smooth lang yung kanyang movement. Pero pagdating sa AutoCAD ito, kahit na sabihin natin medyo mataas na yung specs ng ating computer, yung ganitong 3D model ay medyo laggy na yan. Medyo naglalag na siya. So yun yung napakagandang advantage bakit magandang gumamit ng SketchUp na kapag nag-3D model tayo. So pangalawa, yung SketchUp is ginawa talaga yan for 3D modeling. Yung mga tools na available dito sa SketchUp ay napakadaling gamitin kapag nag-3D model tayo. Hindi mo kailangan ng masyadong technical na skills para mapag-aralan yung procedure ng pag-3D model dito sa SketchUp. So makikita ninyo yan, baka patunayan natin yan dito sa mga icon na nakikita natin. Kung titignan natin yung icon natin, parang KD icon lang siya. No? Makikita ninyo, parang pambata lang siya. Yung lapis nyo, so yung circle, yung mga polygons ninyo.
So, talagang may imagine ninyo, parang napakasimple ng software na to. So, yun yung first impression ko dito nung nakita ko, nung binuksan ko. Wow, parang ang daling gamitin, no? SketchUp kasi yung mga icon niya ay hindi siya masyadong technical tignan. At totoo naman, kapag ginamit natin itong SketchUp, napakadali niyang matutunan, user-friendly siya. At napakagaan sa computer kasi kahit medyo mababa yung specification ng iyong computer, as long as hindi ka mag-insert ng napakaraming component na mayroong high definition yung kanyang mga polygon, kayang-kayang i-handle yan ng ating computer kahit na yan ay mababa ang specification. And yun yung isang advantage bakit dito natin ginagawa yan. Tapos, ang kagandahan pa is pwede kang gumawa ng mga object na customize. Halimbawa, gusto mong maglagay ng molding dito. Actually, pwede mo rin gawin yun dun sa AutoCAD, but dito sa SketchUp, napakasimpleng gawin nun compared dun sa method kapag ginagawa mo yun dun sa AutoCAD. Isa pang advantage bakit gumagamit tayo ng SketchUp ay yung tinatawag natin na 3D warehouse. So, yung 3D warehouse natin. Kung i-open natin yung 3D warehouse natin. Mayroon tayo rito, sabihin na natin, hindi naman siya unlimited, but sabihin natin na almost 95% ng kailangan nating model na realistic ano ay makukuha natin dito sa 3D warehouse. Halimbawa, gusto natin maglagay ng door. So type lang natin yung door, search natin. So magkakaroon tayo rito, mayroon tayo ritong product and model. No? So usually sa model tayo kumukuha, pero pwede rin naman kumukuha sa product. So mayroon tayo rito mga option na pwedeng i-download. Napakarami nitong model na to. At yung advantage na yan ay napakalaking advantage na yan pagdating sa 3D modeling. Tapos makikita natin yung mga model na madadownload natin ay napaka-realistic ng kanyang pagkakamodel. So meron siyang lock set, meron siyang profile, makikita natin yung panel natin, meron na rin siyang design at iba't iba yung design niya. So pwede tayong mag-download yan instantly. Bukod dyan, halimbawa, office table. Yan. So makikita natin, marami tayong pwedeng i-download cars. Yan. So which is very advantageous kapag gagawa na tayo ng photorealistic rendering. Isa yan sa dahilan, pangunahing dahilan bakit gumagamit tayo ng SketchUp sa 3D modeling natin. Bukod sa magaan yung software, napakaraming resources na pwedeng makuha sa internet. Pwede niyong i-download ito and then i-load na lang ninyo kapag nagti-3D model kayo para kahit na naka-offline kayo, available pa rin yung mga favorite ninyong component. Kagaya nitong cars, doors, windows, and so on. And of course, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong 3D model para may attach dun sa inyong design. So yun yung isa sa pinakamagandang advantage nito. Okay, so i-summarize natin yung advantage, yung mga pangunahing advantage nito. Una, ang SketchUp ay very light, ano? Hindi siya masyadong mabigat at hindi siya nagre-require ng mabigat na specification kapag 3D modeling lang yung pinag-usapan natin. Pangalawa, yung tools natin is napakasimple. Kung titingnan natin, user-friendly siya. Madali siyang maintindihan at madali siyang gamitin. And then yung pangatlo natin, siyempre, marami tayong resources. Ano, pwede nating i-download yung mga resources natin na yon from internet, tapos ilalagay natin dito sa ating drawing. So yung tatlong advantage na yon ay napakalaking advantage na yon pagdating dun sa process natin ng technical drafting. Okay, so hanggang dyan lumang na ngayon, and sa next video natin, pag-aaralan natin yung mga basic control dito sa SketchUp para ma-model na natin itong building natin na ito. Okay, hanggang dyan lang muna ngayon, and I hope you like it. See you on my next video.